Muni akong kabil, ang kabit sa akong bana o ang akong bana. Ferry, ang kapal na mukha mo, nahuli ko pa kayo ng kabit mo na si Sheila May magkatabi. Ha? Diyan sa bahay ng kabit mo at pagkatapos pinagtulungan niyo pa akong sambunutan. Kasama yung ina ng kabit mo, pati ikaw hinahawak-hawakan mo pa ako. Ha? Anong ginawa mo? Isang pulis ka pa naman. Hindi ka dapat ano, hindi ka dapat pamarisan. Dapat ang dapat sa iyo ay matanggal ka sa serbisyo. Sir Raffy, tulungan niyo po sana ako, sir, na matanggal tong asawa ko at maaksyonan tong problema ko. Ako usap natin ngayon si Mary Joy Pescante. Siya po ay isang online seller. Napakagaling to. Magandang kunin tong asset ng ano, NBI or CIA. Galing. Kahit na anong sabi nga kanina sa ni Chang Marks, ano, matalino man ang matching na isahan din, pulis na matulis, eh, nabulaga ni Mrs. Astig to. Ma'am Mary Joy, magandang umaga. Magandang umaga po, Idol Raffy. Ang galing naman po ng intel ninyo, paano nyo po nalaman na si Mr. at si Kabit ay magkasama sa isang lugar at that very moment? Kasi po, yung kumbaga po tinatawag nila po yung wife instinct po, sir. Wife instinct, tama. Okay. Opo. Mm. Kaya po, nung umalis po yung asawa ko, dahil sa oras na po yun, is parang duty po niya. Okay. Tapos po, napag-isipan ko po, sabi ko sa mga anak ko, mga anak, dito muna kayo sa bahay. Okay. Susundan ko yung papa niyo, kung talaga bang doon siya pupunta sa trabaho niya. Aha. Uh-huh. Tapos sabi ng mga anak ko, opo ma. Tapos po, nag-arkila po ako ng motor. Okay. Una ko pong destino po, sir, is doon po sa lugar ng babae. Aha. Maghikay po. Okay. Dalawa po yung daanan doon. Doon po ako sa isang daanan, dumaan. Yung kumbaga doon po, nagtrabaho yung kabit niya sa isang STL. Okay. Pero wala po akong nadatnan doon. Kaya dumiretso po kami nung driver. Doon po sa barangay kung saan nakadistino po yung sawa ko. Okay. Wala po doon. Kaya sabi ko po sa driver, kuya, punta tayo sa police station kung saan nakadistino yung asawa ko. Okay. Pagdating ko po doon, hindi po ako dumiretso pumasok doon sa yung kumbaga parang ano tawag doon yung plaza po ba ng station nila, sir? Kasi okay, nakita ko po na may kasamaan po siyang lubabas galing sa opisina. Okay. Then kilala po ako doon sa opisina nila. Aha. Kaya dupalit po ako ulit sa driver. Aha. Sabi ko, kuya, hindi ako pwede makapasok doon. Hindi ko pwede mahanap yung motor ng asawa ko. Okay. Kasi may kasamaan siya doon. Balik ulit tayo, kuya, sa Magikay kung saan yung lugar ng babae. Okay. Tapos andun po, pumunta po kami ulit doon. Huminto po kami ng konti ng driver sa barangay hall po nila. Sabi ng driver, Day, bili mo na tayo ng tubig para hindi tayo mahalata ng mga tanod na may hinahanap tayo. Okay. Sabi ko, sige kuya, sige. Tapos po, huminto po kami. Then, wala po yung tubig, yung ano, yung piso-piso po. Oh. Ayun, sabi ko, diretso na lang tayo, kuya, doon po, doon sa unahan po. Doon po kasi yung bahay ng kabit. Oh. Ayun po, parang sabi ko, aba, bakit nandito yung motor ng asawa ko? Hmm. Sabi kong ganun. Sabi ko, kuya, punta ka sa barangay hall kasi malapit lang po. Okay. Humingi ng tulong sa mga tano doon. Parang una, mauna akong pumunta doon sa bahay, tapos pasundan mo ako ng mga tanod. Sabi ko. Lumaki mata, Miss. Sandali lang po. Sandali, ma'am, kailangan ubusin ko lang yung tawa ko. Kasi pinapakita ngayon sa TV screen, yung pong reaksyon ni Mister nung mahuli. Dumilat yung mga mata. Ayan, o, sandali, ha? Okay, yan. And then, pakita mo yung mata ni... Nagulat. Ma'am, pakikwento sa amin, fast forward po tayo. Doon na po yung pagpasok niyo sa bahay. Pakikwento sa amin yung mga kaganapan, ano po yung nangyari. Kasi bitin yung video, ma'am, marami na bitin. Pakikwento sa amin yung pagpasok mo at nabulaga mo silang dalawa. Ano kasi, may kapatid kasi yung tatadaanan there. Tapos, dahan-dahan po ako makita, hindi po ako makapansin. Opo. Kasi yung nanay po ng kabit, nandun po sa baba, yung parang kusina nila. Okay. Dandahan po. Yun po talagang nakita sa dalawang mata ko po na magkakabit sila sa higaan. Oh. Kaya tinuto ko po yung kamera. Sabi ko, ito yung asawa ko magkakabit sa kabit niya. Okay, sandali pa. Okay. Sige, pwede ba yung with audio? Sandali, ulitin natin, direct. Yung with audio, one more time.
Yung pagka, umpisa na sa with audio. Sige, 1, 2, 3, go, roll. Muni akong kabil, ang kabit sa akong bana, o ang akong bana. Konsentidor ka! Okay, so, ma'am, maraming natatawa yung mga nanonood ngayon. Nabulaga mo. Meron niyang bantay, kaya lang yung bantay nakatulog. Natulog sino, po. Sino yung bantay ng pulis? Yung kapatid po ng babae. Iyon sa bantay, kaya sa nakatulog. So, nakalusot, nalusutan sila. Opo, sorry po nila. Oh, sorry po nila. Okay. Pero paano kayo nakakuha ng intel kung nasaan yung bahay ni Kabit? Dahil sinundan mo pala ng motor, ano? Nagsakay ka ng motor. Diesel, noong last 2020 po, July, yun po unang nahuli ko yung asawa ko na sila yung babae. Ah, okay. Sige. Anong trabaho po ng babae? STL po. Kolektor sa STL? Opo. Ah, okay. Sige. Sandali lang po, mama. Kausapin natin ngayon si Corporal Perry Pescante, si Mr. Sir Perry, magandang umaga po, Sir Perry. Yes, sir. Magandang umaga din, sir. Sir, mahina yung bantay mo. Nakatulog. Patukan mo yung bantay mo, sir. Ayan tuloy, sumalit ka. Eh, paren, sir. Ano mangyari dito ngayon? Sir, wala naman akong ginawa sa misis ko, sir. Ang sa akin lang, sir, na hindi niya ako tatanggalin sa servisyo kasi wala akong ginawa sa kanya, pati ako nga yung sinaktan niya. Sir, wag mo naman sabihin wala kang ginawang perwisyo. Perwisyo po yan, yung pangangapit, yes, sir, mo. Yes, na perwisyo po yung pamilya mo, na perwisyo si misis, na perwisyo yung anak niyo. Diba? That's perwisyo in itself. Okay? Now, doble perwisyo dinulot mo kay misis. Nung mabulaga kay ni misis, karapatan lang niya na bubulagain kayo, sinaktan niyo sila. Kayo, ikaw, kabit mo at nanay nung kabit, sinaktan si misis. Oh, si misis ang naperwisyo dito, ikaw puro pasarap, corporal, sir. Yes, diba? Sir. Now, yes, sir, sir. Paano itong bisayain ko ng konti, ha? Unsa naman kinabuhi na ito karon? Unsa naman ang atong himuon sa imong kinabuhi karon? Anong gagawin natin sa buhay mo ngayon? Muhang yun ko, sir, sa iya, sir, nga dilang ko huwag tangan o trabaho, sir, kay akong linuhon na, sir, ang among mga anak. Ah, so magkikiusap ka na lang sa imong misis, alang-alang sa imong anak, nakalimutan yes, na lang. Yes, sir, dayon, sir, buwag yun ko niya, sir, kay ako may luoy kayo, sir, kay. Okay, so magiging paghiwalay ka kasi ikaw ang kawawa. Sandali, Tagalogin mo lang, sir. Ikaw ang kawawa. Sir, hindi ikaw ang kawawa dito. Si misis ang kawawa. Yes, sir. Sa ngayon nga, kwan, sir, siya yung kawawa, sir, sa nangyari ngayon. Kasi yung sinabi niya na may babae ako, pero hindi ko yan babae, sir. Friend lang kami. Okay, sandali lang. Sandali lang, sir, ha? So, hindi mo babae yon, friend mo lang. So, katabi, yes, mo yung friend mo matulog. At bakit ka natutulog katabi ang friend mo? Sir, padulong na pumunduti yan, sir. Kayo magkandak na mi o 11 p.m. magkandak mi o curfew. Okay, kung friend lang kayo, sir, bakit nakahawak siya doon sa atubangan ni mo? Nga naman siya nakahawid sa imo atubangan? Wala man po bantay, sir. Kayo, sir, kanao, ang iyang kamot, di na sa imong atubangan. Naintindi mo yan doon sa nakaintindi ng Bisaya? Sige, sa Tagalog, bakit di namin tindihan? Sige, oh. Kaya kung ka nag-girlfriend, ka nag-amigo mo lamang, amiga mo lamang ka na, dili unta ka nag-iyang kamot ibutang sa imong atubangan. Nakapatong sa imong atubangan. Patong lang. Ah, dantay lang. Oh, palagi ko naintindihan ito mas kitagalog eh. Anyway, sir, huwag ka na kasi magsinungaling, sir. Huli ka na nga. Sabi ka nila, sir, matalino man ang matching, naisan din, naisahan ka. Mas matalino sa isimisis. Ayan, oy, nga naman ka nag-imong mata, murag ka nag-aul ba, aul? Nagdilat. Oh, ka na ba, oh, nabulaga. Pagalita mo yung bantay mo, sir. Ayan, sir, oh. Sandali lang, sir, ha? Tanungin ko si misis. Gusto mag-usap kay misis? Ako, pwede lang. Ah, makipaghangyo daw si mister, mag-usap daw kayo. Sige, pagbigyan kayo, usap kayo, 5 minutes, sige. Ma'am, sige, quiet po, usap muna kayo. Sorry, Piskante, ha, kay sa una pa lang, giing na natika. Gitigaan sa tikas chan. Pero giyon sa kalimot. Binigyan na kita ng chance. Diba? Oh. Wala. Kibuang ko din yung dosi mong kabit. Ha? Dili mo pa kong gihagit? Na sige. Ipatangtang kay di ko mahadlo kay kaya na kong magtrabaho masig mag-driver akong sikad. Ipatatanggal kita. Pero kami may makaluloy. Oh. Pero karon asay mong sige panghagit ni mo nako. Asay mong sige panakit ni mo nako. Na imo pa kong gibalis at ubangan si mong girikanan.
Okay. Ikaw may makaluluoy. Okay. So, ako may nabukan si mong mga kabit. Si mga kabit. So, ikaw na nga nanamakit. Tulis si Kante. Okay, ako ngayon mukhang kawawa. Sige. Ma'am, palihog, pwede ba ka nagmag-Tagalog na lang kita para makasabot? Okay po, sir. Sige po. Okay po, sir. Sige po. Kahit anong gawin mo ng kabit mo sa harapan ko, hindi ko kayo mapapatawad. Talagang ipapatanggal kita. Kaya kong buhayin ang mga anak ko kahit wala ka. Kaya maghirap para sa mga anak ko kahit wala ka. Di ba rin maghihirap ako para sa mga anak ko. Okay. Okay. Corporal, gusto mong sagutin po yung mga sinabi ni Madam? Corporal? Yes, sir. Yes. Sige po, sagutin niyo po, Corporal. Nakikinig po siya, narinig ka niya. Sige po. Kung dili pa lang tungod si mga kamalita dahil. Corporal, yeah. Corporal, pwedeng Tagalog, palihog, pwedeng Tagalog, please. Sige, sige po. Sige, sige po. Dahil kung hindi lang sa iyong kamaldita, hindi ako, wala ko'y gibuhat ang ta. Nino, pero tungod lang sa iyo ang kamaldita. Good. Wala kang ginawa. Kapit ko rin mo pat yun. Muntik mo siya unang patayin. Muntik ka pa niyang patayin. Hmm. Bakit ba't mo nasabi muntik ka na niyang patayin, sir? Wala naman siyang dalang panaksak. Wala naman siyang dalang bail. Pangalawang bisit na, sir, na yung armas ko. Armas mo, baril mo? Hindi. Yung baril ko, sir. Sinuha niya. Oh. Tapos, nakatiun sa akin. Yan yun. Yung one time na nakaputok. Pinutokan ka? Yes, sir. Saan ka tinamaan ka? Wala naman, sir. Kasi nakailag ako. Nakailag ka? Naku, yes, delikado, sir. Delikado nga. Hindi wala ko naman ko sa lahat, sir. Wala ko sa lahat. Hindi nga, kaya ako tindiak ka. Kaya ka pinaputokan siguro at lumundan ka siguro. Hindi, sir. Sa at one time, sir, wala yung pinibuhan, sir, eh. Nagtarong dito, sir, niya. Ang iyang po yung sa kuwa, sir. Ang oras mong good, sir. Ganito na lang po, Corporal. Bigyan ko kayo ng ilang araw para tingnan natin kung kaya namin kayo pag-ayusin. Mag-uusap kayo siguro sa harap ni Major Eric Gingoyon, Station 1 Commander. Kapag hindi kayo nagkaayos, in 2 days, then ang susunod na hakbang, isasamahan namin si Mrs. para magsampa ng kaso sa korte. Okay? Yes, sir. So pagbutihin niyo po muna lahat ng klaseng panunuyo, pagdiskarte, pakiusap kay Mrs. gawin niyo at baka mapalambot niyo siya. Okay, sir? Okay po, sir, pero dili na po makipag, hindi na po makipagbalikan sa kanya, sir. Sir, hindi ko kita pipilitin na makipagbalikan kung ayaw mo na talaga. Alright? However, ang sinasabi ko rito, pag-usapan nyo muna, siguro kasama dyan kung ano mangyari sa inyong mga anak kapag kayo po'y naghiwalay, suporta, kustudiya. Yes, sandali lang, sir. Sandali lang, sir. Visitation rights, etc., etc. Okay? And then, baka po din pag-usapan nyo yung annulment. Mga ganun ba? Okay? Yes, sir. Yung bang maayos ang paghiwalay nyo kung hindi na talaga kayo mabuo kasi si Mrs. gusto ka talagang pakulong. So, ibig sabihin, si Mrs. mismo ayaw na makipagbalikan sa'yo kasi kung gusto niya makipagbalikan sa'yo, hindi kanya ipakukulong. Gets? Kaya nga, therefore, bigyan ko kayo ng 2 hanggang 3 araw, Monday next week, sige, gawin natin hanggang Monday next week, babalikan namin kayo para malaman ko by then kung si Mrs. by decided pa rin magkaso sa'yo or napatawad ka ni Mrs. at napag-usapan nyo na yung kalagayan ng inyong pamilya. Okay? Yes, sir. Major Eric Gingoyon, Station 1 Commander, Mandaluyong City, Cebu. Magandang hapon po, Major, sir. Good morning, Sir Idol Raffy. Opo. Major, i-refer po namin sa inyo itong mag-asawa, peskante, kasi tauhan nyo po itong si Corporal. Para subukan nyo po, sir, mapag-ayos. Hindi natin sila pilitin na magbalikan, mapag-ayos na madala po sa mutual settlement itong kanilang problema. Ano po? Na hindi na kayo magdimandahan yes, pa? Opo, sir. Siguro, sir, soon, kung pwedeng makamit na mamit ko sila mamayang hapon or bukas. Opo. The soonest possible. At saka kung ano man yung mapag-usapan nila, sir, ay opo. Yun lang din, sir, yung ano yung namin. Tama. Yung office namin. Pagkatapos po sa inyo, sir, diretso sila sa barangay at doon sa barangay, magkakapirmahan sila. Yung po. Opo, sir. Kung ano man yung napagkasunduan nilang dalawa. Sige po, sir. I-refer namin sila dyan sa inyo, sir. Sabi nyo, sir, tomorrow, okay kayo, Major? Yes, sir. Anytime man, sir, pwede man as soon as, as long as pwede na available sila ng dalawa, okay man, open man yung office ko, sir, anytime. Ah, sige po. Major, Eric Gingoyon, sobrang thank you po, Major. Mabuhay po kayo, Major Eric. Okay. Thank you po. Okay, Madam Mary Joy. Sir. Okay, at Corporal, i-refer ko muna kayo kay Major, mag-usap muna kayo kung gusto nyo ngayon or bukas, schedule namin agad kay Major, and then after kay Major, sa barangay, kung ano na pag-usapan nyo. Kapag nakita ko na talagang wala ng pag-asa, gusto ni ma'am na demandahan talaga, edi magdemandahan na. Pero gagawin natin sa Lunes. Hopefully by Monday, meron tayong magandang resulta sa inyong mga pag-uusap. Okay? Sir. Ma. Sir. Sa ngayon po, sir, hindi po kami nakauwi ng bahay ng 3 anak ko, sir.
Dahil andun po siya sa bahay namin, sir. Ayoko pong andun siya sa bahay namin, sir. Dahil alam ko po siya magtagulo rin po ulit kami. Okay, sige, ganito. Tatawagan namin si Major. Sandali po, ma'am. Madali yan, madali yan. Ma'am Mary Joy, sige. Tatawagan ko si Major para si Corporal maghanap muna ng ibang matirahan hanggat hindi ka nakapag-usap kay Major. Doon kay Major, isasettle natin yung tungkol sa tirahan ninyon, dalawa, okay? At sa barangay. Corporal, yes. For the meantime, hanap ka muna ng matirahan. Tira ka muna sa nanay mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Habang nilisolba itong problema kay Major, okay? Wala naman akong ibang puntahan, sir. Dito lang ako sa station. Oh, diyan ka na muna matulog sa station. Huwag muna sa bahay ninyo. Kasi ayaw, ka ayaw makita ni Mrs. yung pagmumukha mo. Nasusuka siya sa okay mukha lang, mo. Okay lang. Okay lang. Oh, para hindi okay siya lang, masuka. Okay, sige. Hiwalay ka muna kay Mrs. And then pag-usapin naman kay Major and then kay barangay, okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Ma'am, huwag niyo ibabang telepono ng Mary Joy at Corporal. Sir. Sir, pakisabi sa kanya, sir, na kung pwede lang, kay siya na magda sa tanan ako, sir, sa tanan akong sildo, itiin, sugod pagkapulis na ako, sir, siya ginagdaan na. Okay, wala din ako atas niya. So, lahat ng sweldo mo ng pagkapulis, binibigay mo sa kanya? Yes, sir. Yes, sir. Okay, hindi ako humingi, sir, para kung humingi lang ako, sir, yung pagkain lang at saka panggas ng motor. Ah, so gas lang sa pagkain ang kinukuha mo para sa'yo tapos buong buo binibigyan kami sis. Very good. Sige, anyway, lahat yan sir, i-consider yan sa pag-uusap nyo kay Major at sa barangay. Yes, titimbangan yes, yan. Yung sir, kukunin ko po yung ID ko po sir. Sa ID. Ay, natural, bibigay yung ID. Akong bahala, ID, bibigay yan. Okay. Kasama yan sa usapan. Obligado si Miss, ibibigay ang ID. Sige, Mrs., huwag mo ibabang telepono. Usap kayo ni Sir, okay? Ni Major, okay. MJ, anong sabi ng netizen? Idol daw si Mary Joy! Idol Raffy! Isa rin daw siyang idol dahil napakagaling daw niya na talagang kumilatis at magsiyasat. Sabi nga ni Dari Halipa, perwisyo kang pulis ka, dapat makulong ka. Si Nelson Gueco naman, ang galing talaga ni Missy sa timing. Pwedeng private eye. Kawawa ang bantay, kulang ng chichirya, kaya nakatulog daw, Idol Raffy. Pero eto, nagpapasalamat yung ibang mga keyboard warrior natin, si Jorge Tejada. Ha ha ha, idol, sumakit ang tiyan ko sa kakatawa. Isa lang siya sa daan-daan nakita ko, idol, na humahagik-git dahil talaga nakakatawa raw ha, si Mary Joy at si Ferry. Na, eto nga, no, parang natutulog nga daw sa pansitan. Pero eto, idol, silip naman tayo sa Facebook ng konti dahil nakakatawa rin yung mga comments ng mga netizen natin. Si Camera May, sabi niya, nakakatawa talaga si ate habang kinikwento niya. Basta babae talaga, basta misis, mas matalino pa sa NBI. O, diba? Go, 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 ate. Ipaglaban mo po ang dignidad mo. Push! Ayan ang sabi ng mga keyboard warrior natin. Back to you, idol, dyan sa studio. Salamat, MJ Marfori. Nakikita ko na yung reaksyon ni Corporal nung sabi ni Mrs. Ayaw ko yan matulog sa bahay ko. So, matulog siya sa labas. Sabi ni Corporal, doon man ako sa stasyon. Pero sabi ni Corporal, yes! So sabi, umalis ka sa bahay, yes! Alam na kung saan pupunta si Corporal. Anyway, hindi naman yun ang issue. Basta ang issue, palisin siya ni Mrs. Bahala na sa kung siya sa pupunta. Mga kapatid, meron na po tayong 18.9 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pinutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga notifications from Raffy Tufo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.